so let's move into the sample problems. Okay, so let's have this example, last example for tension member. So we have a connection shown in the figure that uses 20 millimeter diameter bolts. So ito yung D bolt, no? So that means, anong D effective? 20 plus 4. Okay, so the effective is 20 plus 4 kasi less than 24 millimeter. The tension member is A36. Ito yung tension member yung nasa ibabaw. A36 daw yung bakal. So, given yung FY, given yung FU. Tapos yung gusset plate naman yung nasa ilalim. Yung tension member, ang kapal niya 12 mm. Mas makapal. Yung gusset plate, ang kapal niya 9 mm lang. Tapos yung bakal sa gusset plate, iba. 290 tsaka 415. Mas malakas yung grade nung gusset plate. We're asked to determine the design strength. Design strength is phi Pn. LRFD lang yung problem na to. Hindi na tinanong yung ASD. Pero, of course, dapat alam na natin isolve din even for ASD. Ah. Considering the following limit state. So, yun, yung tatlo. Yung GSY, the NSF, at saka yung bago, the black shear rupture. Okay, so unahin ko yung GSY. Okay, yung GSY, specific, kinuha ko yung GSY sa tension member. Bakit? Kasi mas maliit yung FY ng tension member. Okay? Mas maliit ang FY ng tension member. So, possible na mas critical yung tension member. Although, pwede ko rin sabihin na pwede maging critical din yung gusset plate kasi mas manipis naman yung gusset plate. Oh. 9 mm yung gusset plate versus 12, mas makapal yung tension member. So, dapat isosolve mo rin yung GSY ng gusset plate. Kaya lang, based from dun sa given, hindi mo malalaman ang gross area ng gusset plate. Hindi given eh. Hindi given yung gross width ng gusset plate. Pansinin mo yung figure. Diba? Pagka tinotal mo yung lahat ng dimension na to, that is 150. Tama ba? Yan, 150. Yan yung gross width ng tension member. Pero yung gross width ng gusset plate, hindi binigay. Walang binigay na gross width ng gusset plate. Kaya hindi na natin ma-check yung GSY ng gusset plate. Again, pagka binigay sa inyo yung mga properties ng gusset plate, you need to check it also. So, going back, so GSY ng tension member, so the gross area is 150 by 12. So, FYAG, so yan na yung PN. I-times mo lang ng phi, okay, na 0.9 LRFD, so 401. Yan na ngayon yung design strength ng GSY ng tension member. Teka, ulitin ko ha. Balikan ko yung question. Okay, pansinin nyo kasi yung question. Determine the design strength of the connection. Pag sinabing design strength ng connection, ibig sabihin, parehas isi-check mo yung tension member tsaka gusset plate. Pero kapag ang tinanong lang sa'yo sa problem is, determine the design strength of the tension member, so yung ibabaw lang ang i-investigate mo, ang isosolve mo. Determine the design strength of the gusset plate, yung gusset plate lang din yung i-analyze mo. Pero pagka sinabi ay, determine the design strength of the connection, so pag sinabing connection, it involves the two members being connected. Kaya i-check mo sila parehas dapat. Okay, so again, so yan na yun sa GSY ng tension member. Yung GSY sa gusset plate, unfortunately, hindi natin masasolve kasi wala tayong given gross width para sa gusset plate. Pangalawa is net section fracture. Again, on the tension member na naman. Kasi hindi na naman natin masasolve yung net section fracture para sa gusset plate because of lack of data. Again, pagka binigay yung data, kailangan isolve mo din at i-compare. Okay, for the tension member, what I did is, I consider, ito lang, yung iba, ano lang, straight path. Dito lang siya mawawarat, derecho. Okay, so pagka nawarat siya ng derecho, so the gross width is 150,
Dalawang diameter effective ang dinaanan ng diretsong path times thickness. So I got 1224. The staggered would be 0 kasi nga straight path yung kinonsider ko. Now, pagka magko-consider ka ng staggered, ganito mangyayari. Hindi ko na pinakita rito sa solution ko kasi ang lalabas na sagot ay mas ma yung AN na lalabas ay mas malaki. Okay, so pag ganito yung kinonsider mong staggered failure on net section fracture, ito yung P. Hindi ba't may natira na naman siyang isa? So itong isang yan, meron siyang resistance na kung apat sila, magkakaroon ng P over 4. So ang mangyayari dito, yung tension na mangyayari, tension na mag-o-occur dun sa net area would be 3/4 na lang. Kasi may 1/4 na nakinuha yung isang bolt. So magiging 3/4 of P is equal to Fu U A N. Kaya pag kasinolve ko yung A N, yung 3/4 ipapasa ko dun sa A N. Lalagay ko sa right side of the equation. Kaya yung pag kasinolve ko yung A N, magiging siyang 4 over 3 of the A N staggered. Anong A N staggered? Yun yung may, ito, yung may S square over 4G na. Pansinin mo, may 4 over 3. E di, pagka minultiply mo ng 4 over 3, e di 1 point something yan, diba? 1.33 yan eh. E di magdadagdagan pa siya ng 0.33. Tataas yung net area mo. Tapos ano yung AN ng staggered? Ano yung AN ng staggered? Ang AN ng staggered would be 150 rin, minus dalawang butas din yung dinaanan, tapos magpla-plus ka pa rito ng S square over 4G kasi staggered yan eh. Pagka nag-plus ka, edit mas tataas uli yung net area. Okay? So kahit hindi ko siya i-compute, sigurado ko na ang lalabas na net area dyan kapag staggered yung kinonsider mo ay mas malaki kaysa sa 1,224 na meron ako dito. So hindi ko na lang isinama siya dun sa solution. Pero dapat naiintindihan nyo na pwede nyo maisip yung staggered failure sa NSF. Clear? So, assuming that yan na yung net area critical natin. Pero palagi po bang mas malaki yung AN kapag may staggered or nagkakataon lang po sa examples natin? Yes, nagkakataon lang din. So, ibig sabihin kapag binigyan kayo, especially kapag kayo mga butas ay naka-staggered na hindi pare-pares yung mga spacing, yun, medyo malamang pwedeng mag-govern dun yung staggered na may mga multiplier na greater than 1. So you have to verify that. Okay? Okay po, so, thank you po, sir. So yan na yung P sub N, no? So yan na yung P sub N. Capital U natin is 1. Alam nyo naman yun kasi plate to plate, walang shear lag. So, yan na yung P sub N natin. So, para makuha yung design strength, i-multiply mo ng 0.75 for NSF. So, yan na yung design strength niya. Okay. So, tapos na tayo sa letter A, letter B. Ano yung letter C na question? The block shear rupture. Okay. Block shear rupture. What I consider here is the block shear rupture on the gusset plate. Gusset plate, ha? Okay. So, pag din-drawing ko yung gusset plate block shear rupture, anong itsura nun? So, kung ito yung gusset plate, ito yung apat na bolts. Nandito yung pwersa natin sa gusset plate, nasa kaliwa, diba? So, paano siya mapipingas? So, ang pingas niyan, pa ganito, sa right side. Ito yung shear, tapos ito yung tension. So, dito mapipingas yung gusset plate. Okay? So, ito yung Rn equation natin as per AISC. Okay? You have to verify it with this Rn maximum. Okay, isa-isahin natin. Okay, AGV. Lakihan ko yung drawing para mas makita. So pagka nag-failure yan, so ito yung hole. Yan. So ito yung P. Okay. So yung center nito tsaka to
Ito yung dimension na yan ay ilan? Ito 37.5. Ito 75. So center. Hanggang dulo, pagka in-add mo yun ay 112.5. Okay? Okay. So, gamit ako ng ibang kulay para sa shear. Okay, AGV muna. AGV, gross area sa shear. Diba ito yung shear? Ito. Ito, parallel eh. So, ito yung area sa shear. Isa. Dalawa. Yan, yung mga kulay pula na area, yan yung area sa shear. Kaya lang, pagka gross, hindi mo ibabawas yung butas. So, di bali 112.5. Ito yan, yung 112.5. Okay, so yan yung length, no? Hanggang sa center ng hole. I-multiply mo ng kapal. Again, ang kapal nito, ang thickness nito is 9. Kaya times 9 yung kapal. Bakit dalawa? Kasi meron na tayong sheared surface sa taas. May shared surface tayo sa baba. Dalawa. Nakuha niyo yun? Yan yung gross area for shear. Okay, ano naman yung net area sa shear? Yung net area sa shear, yung kulay pula na sinaydan ko. Okay, so tingnan mo. 112.5, yan yung center to center from here up to here. Kaya lang, kailangan ko ibawas to. Diba ito hanggang dito ay isang D-effective yan, diba? Yan ay isang D-effective. Tapos ito hanggang dito sa center ay kalahati yan ng, ito ay isang D-effective over 2. Kalahati. So, isabihin, yung 112.5, babawasan ko ng isa at kalahati na D-effective. Nakuha nyo? Diba? Ito yung isang buong D-effective. Ito ay kalahati ng D-effective. Kaya naging isa't kalahati ng D-effective, yan yung ibabawas natin doon. Para siya maging area, i-multiply mo siya ng kapal, 9. E dalawa yung shear surfaces natin, eh, diba? Isa sa taas, ganun din sa baba, kaya times 2. Kaya itong na yun yung net area for shear. Naintindihan? Next, how about yung net area for tension? Okay, ang net area for tension naman is yung perpendicular na area. Okay, so yung perpendicular na area is ito naman, kulay green. So ito yung area na i-compute natin for the net area. Ang sukat ay center to center ng butas, and ang center to center na butas na to ay 75. Kaya ang nangyari ay may 75 tayo, ibabawas natin yung, hindi ba't ito ay kalahati ng DE, at ito rin ay kalahati rin ng DE. So dalawang kalahati ng DE, ito yung DE. Dalawang kalahati is isang buo. Yun yung i-minus natin sa 75. Tapos i-multiply mo ng 9 para maging area. Times 2 ba? Hindi na. Kasi isa lang naman yung net area, yung kulay green na area. Eh. Isa lang eh. So doon mo mapapalabas yung ANT na 459. Oh, yan na yung mga areas. Kapag sinubstitute mo yan sa equation, ang lalabas mo na RN is 533. Tapos kapag kinompare mo siya sa limit, ang upper limit natin, yung RN max, ang lalabas naman na limit is 542. So 533 yung calculated is less than RN limit or RN max. So sabihin, okay siya. So yun yung gagamitin mong RN, yung 533. Okay, so yan yung RN limit. So pagka nakuha mo yung 533 na RN, i-multiply mo siya ng 0.75, yun na yung design strength mo. So, yun na yung sagot. 400.019. So, ito na yung answer mo para sa block shear rupture ng gusset plate. Okay, now. So, sabi natin, yung phi RN natin is 400.019. Tama ba? Yun na solve natin. Ito ay para sa gusset plate. Okay. So this time, isolve naman natin yung tension member para makita natin kung ano yung difference. Okay. So part B, ano yung RN o yung phi RN para sa tension member? Tension.
So, kung i-drawing natin yung tension member, di bali, rectangle siya, di ba? Ayan. So, di bali yung force natin nasa kanan na. So, ito yung apat na bolts. Okay, so, paano mabablock shear yan? So, pag na-block shear yan, ito yung shear. Yan yung shear. Tapos, yung tension natin, ito yung kulay green. Okay? Di bali, ito yung mapipingas na area. Okay? So, Rn is equal to 0.6 FuAnV plus UBS FuAnT, diba? Should be less than or equal to the maximum 0.6 FyAg shear plus UBS FuAnT. Okay, oh, isa-isayin natin ha. I-solve natin muna yung AN. Oh, AG muna, AGV. Oh, ano yung AGV? 'Di ba yung sukat na to, center ah, center, ayun, center. So this is 37.5 at saka 75. So ang total nila ay 112.5. So 112.5, so hindi tayo magbabawas ng butas kasi gross. Okay, so times yung thickness naman ng ano, what's the thickness of the tension member? 12, this time 12. Kanina 9 eh. So times 12. Tama ba? So times 12 para maging area, times 2 kasi dalawa yung shear plane, isa dito sa taas, isa rito sa baba. So yan yung AGV. Times 24. So that's 2,700 square millimeter. Okay, next. Ano yung net area for shear? ANV. Okay, pagka net area, ibabawas natin yung D-effective. So 112.5, ilang diameter ang ibabawas natin? Ilang diameter ang ipaminus natin? Diba ito isa? Ito, isang buong D-effective yan, diba? Tapos it's simula rito hanggang dito lang. Kasi andito yung sukat eh, nasa gitna eh. So, sabihin, kalahati lang ng diameter yan. Nag-gets nyo ba? Isang malaking butas, tsaka pa ganun kasi yun. Oh. So, distance dito, tsaka distance dito. Ito yung 100, oops, 112.5 eh. So, ito ay isang DE. Simula rito sa gitna, agan dito, kalahati lang ito ng DE. So, DE over 2 eh. Diba? Kaya isang buo at saka kalahati. Kaya, ang lalabas dito is minus 1.5 of the effective. And the effective natin is, alam, 20 plus 4. 24. Naintindihan yan? Para maging area, tatimes mo ng kapal, yung 12. Tapos dalawa yung shear plane natin, kaya times 2. So yan na ngayon yung AN shear natin. $18.36. Pa-double check ha. Okay? Tapos, ano naman yung sa tension? O, sa tension, yung ANT. O, yung ANT, diba ito ay ilan to? 75. Kaya lang, kalahati ng diameter, ibabawas mo rito. Ito, kalahati ito ng diameter E. Kalahati rin ito ng diameter E. So, yung 75, babawasan natin ng dalawang kalahati. What is dalawang kalahati? Isang buo ng diameter effective. So, yan yung length para sa tension surface. Para maging area, i-times mo ng kapal. Wala nang times 2 kasi isa lang naman yung area rito for tension. 75 minus 24 times 1 times 12. 612.
Okay, so pagka sinolve natin sila, okay, so yung Rn, o substitute natin, 0.6 of Fu. Fu bago ha, ang tension member ang Fu to 400. So bago ang Fu ha, ingat doon. 400 times Anv, 1836, plus UBS, uniform ulit, Fu again, 400. Tapos yung ANT natin is 612. 1836. So the answer here is 685.44 converted to kilonewtons na yan. Okay, so yan na yung Rn natin sa tension member. O i-check natin if it is less than or equal to Rn maximum. Ano yung Rn maximum? 0.6 Fy. Fy natin, 248. AgV, 2700. Plus UBS, 400. Fu, tsaka 612. That is 646.56. So what have you noticed? This is exceeds Rn max. Therefore, ano sagot natin dyan? Use Rn equals, nag-violate to sa Rn max. So, ang gagamitin natin Rn, yung Rn max, 646.56 kilonewton. O, pag ayan na yung Rn natin, so, paano makakuha yung ano? So, therefore, finally, our phi Rn is ilan? 0.75 of Rn. And that give us 484.92 kilonewton. So, yan yung design strength ng tension member. O, pansinin nyo. Ano yung design strength ng gusset plate? Ano yung design strength ng gusset plate? Ito, kanina, yun na sa PowerPoint, 400. Anong design strength ng tension member? 484. So, pagka tinanong, what is the design strength of the connection. So, alin dito dalawa ang pipiliin mo? Yung mas maliit. So, ito yung pinaka-final answer natin. Yung nasa PowerPoint kanina. Kaya hindi ko na pinakita sa PowerPoint kanina itong solution na to. Kasi ito naman yung nag-govern. Pero dapat kasama to actually dapat sa solution. No? Hindi ko lang nailagay sa PowerPoint. Kailangan i-check mo rin yung design strength ng tension member.